Everyone, welcome back to my channel. So I'm here again. Yes, I'm here again, guys. And magshare na naman ako tungkol or about sa Saudi Arabia. So yung share ko po ngayon sa inyo ay tungkol po sa mga bawal at dapat tandaan sa bansang Saudi Arabia. Yun po yung tatalakayin natin ngayon. Tatalakayin talaga. So, yun nga po guys. Ano nga ba ang mga bawal at dapat tandaan sa bansang Saudi Arabia? Meron po ako dito 15 na mga bawal at dapat tandaan dito sa bansang Saudi Arabia. At yun po, ang uunahin po natin ay, So, ang number one po na bawal at tatandaan sa bansang Saudi Arabia ay ang pagsuot ng abaya pag ikaw or kayo ay lalabas ng bahay or kayo ay pupunta ng mall. So, yun po yung number one. Dapat, pag kayo po ay lalabas or kasama nyo yung amo nyo, dapat palagi kayong magsuot ng abaya. Kasi grabe po dito sa Saudi Arabia. Napaka-stricto po nila. Bawal na bawal sa kanila yung magsusuot tayo dito ng hindi disente. Ah, disente naman siya guys. Pero kahit na magsuot ka parang disente or casual lang, kailangan mo talagang mag-abaya. Kasi yun yung requirements dito sa Saudi Arabia. Kung ikaw ay lalabas ng bahay or ikaw ay bago pa lang dito sa Saudi Arabia, kailangan mo talagang magsuot ng abaya. Kasi strict ang Saudi Arabia. Okay? Yun. Tapos, ang pangalawa ay kung ikaw ay lalabas, dalhin ang ikama. Pag ikaw ay lalabas mag-isa or kahit kasama mo pa ang amo mo, dadalhin mo palagi yung ikama mo guys. Huwag na huwag mong kakalimutan yung ikama nyo po. Pag wala pa po kayong ikama, tanungin nyo po yung amo nyo po. Meron po akong video tungkol po about sa ikama. So, ilalagay ko siya sa description para makita nyo po yung follow video na po yun. Yun. Basta. Yun yung pangalawa. Dapat dala-dala mo lagi yung ikama mo, guys. Oo. Dala-dala mo yan. Napaka-importante ng ikama sa atin. Okay? Yun ang number 2. Number 3. Huwag magdala ng Bible or rosary kung ikaw ay pupunta sa Middle East or dito sa Saudi Arabia. Yes po guys, bawal na bawal po yan dito sa Saudi Arabia. Alam naman po natin kung ano ang Saudi Arabia. Saudi Arabia ay kulo, lahat po sila dito ay Muslim. So bawal na bawal po yung mga Bible or rosary po guys. Please lang po. And sa uwa pa lang, sa orientation sinasabi na po yun na bawal magdala ng rosary at saka Bible pag ikaw ay pupunta ng Middle East. May part naman dito sa Middle East na okay lang yung rosary kasi tulad ng Dubai, may Catholic Church na doon. Sa Kuwait, meron na din. Pero yung Saudi Arabia talaga guys, napaka-strict po nila talaga. So, wag na lang po tayo magdala ng ganun. Okay guys, para iwas gulo, para maganda yung simula mo pagdating mo ng Saudi Arabia. So, yun. Number 4. Huwag kumuha ng litrato o video sa mga matataong lugar. Yes po. Bawal na bawal po yun dito sa Saudi Arabia. And ano pa yan? Gaya ng mall or sa plaza. Ano ba yung sa plaza nila dito? Parang plaza yung tawag ko dun. Bawal na bawal yun na kukuha ka ng litrato. Kasi maraming pagkukuha ka ng picture, di ba may tao sa labas? Ay, may tao dun sa likod mo.
So what if yung tao doon is stricto, ayaw, bawal sa kanila yung makita yung mukha, lalo na yung mga babae at saka mga bata. Bawal na bawal po. Kaya iwasan po natin yung kukuha tayo ng litrato or magpipicture tayo or magsisilfie tayo sa matataong lugar. Kaya safe, dapat careful po tayo sa mga gagawin po nating selfie-selfie po, guys. So, yun po, guys. Number 5. Huwag makipag-eye to eye sa among lalaki. Or kahit na kaninong lalaki. Bawal na bawal kang makipag-eye to eye. Yan. Kung nakasabahay ka, magulan naman kailangan yung amo mo, huwag mo siyang titigan, huwag mo siyang i-eye to eye, kasi para sa kanila iba yun, may meaning para sa kanila yun. Alam mo yung kung anong meaning? Yun yung meaning. Kung ano yung nasa utak mo, yun ang meaning. Kaya huwag na huwag kang mag-eye to eye, kasi napaka, marami ko naririnig na marami nung manyakis pag nag-eye to eye ko daw sa mall, pag in-eye to eye mo daw yung lalaking makakasalubong susundan ka daw. Hindi ko pa naman experience yun. Never pa naman. So, kung ayaw mo ma-experience yun, iwasan mo, okay? Para iwas gulo. Para iwas din sa di maganda. Okay, guys? So, bawal na bawal yung makipag-eye to eye ka dito. At isa pa, pag mag-eye to eye ka, makipag-eye to eye ka, lalo na dyan, kung nasa bahay ka lang, tapos yung amo mong babae, silusa. Good luck. Kaya iwas-iwas tayo sa eye to eye. Okay? Doon ka na lang makipag eye to eye sa selfie. I-eye to eye, mag-eye to eye ka doon sa selfie mo. Okay, guys? Peace. Number 6 or 7. Bawal ka pumasok sa mosque or simbahan nila dito kung hindi ka naman Muslim. Yes. Bawal na bawal po yung dito, guys. Lalo na hindi ka Muslim, huwag kang pumasok. Para sa kanila haram yun. Kasi hindi ka naman Muslim. Unless kung magpa-convert ka ng Muslim, pwede ka pumasok doon. Lalong-lalo na stricto din sila pagpupunta sila ng Mecca or Mecca. Mecca ba yun? Or Medina. Pinagbabawal doon. Pag hindi ka Muslim, hindi ka makakapasok doon. Yes po, guys. Na-experience ko po yun. Hindi ako sinama ng amo ko nung pumunta sila ng Mecca or Medina. Medina ba yun? Oo, kasi nga hindi daw ako Muslim. So yun, napaka-stricto nila ko. Basta tungkol na sa kanilang simbahan. Pwes, hindi kagaya natin sa Pilipinas, diba? Kahit hindi ka Katoliko, pwede kang pumasok sa Katoliko. Pag kahit hindi ka ganito na, hindi ka pwede lang din pumasok ka doon sa simbahan na yun. Dito is hindi po pwede, guys. Kaya bawal na bawal na bawal na bawal po yun sa atin. Lalong-lalo na kung hindi tayo Muslim. So yun lang. 7 or ano ba yung 7 sa Arabic? Basta, pang 7. Bawal ang sugal, alak, droga, at prostitution dito sa Saudi Arabia. Bawal na bawal po yung 4 na yan. Yung sugal, yung alak, at droga, at saka prostitution. Yes. Bawal po yan dito, guys. So, kung ikaw ay malakas kang sumugal dun sa Pilipinas, huwag mo na yung dalhin dito kasi bawal. Kung ikaw ay lasenggera, huwag mo yung dalhin dito. Iwan mo yan dun sa Pilipinas. Tsaka lalong-lalo na po yung droga. Bawal na bawal po yan dito, guys. May karapat, may ano yan? Ano yan sa Tagalog? May katapat dito pag may ginawa kang hindi maganda tulad ng droga. May ano yan? Ano yan sa Tagalog? May karantapan. Ano yan? May ano yan, makukulong ka or papatayin. Ano yung ganun? Oo. At saka yung prostitution. Oo, bawal na bawal po yan dito. And ayoko na lang mag-comment nun sa prostitution. Oo. Basta bahala na sila sa mga buhay nila. Yun, hindi naman natin sila ma-judge kung ba't nila ginagawa yun. Hindi ko naman sinasabi na dito or saan, basta bawal yun dito, guys. O, bawal na bawal na bawal yun dito. Number 8 or 7.
Bawal magsama ang magnobya sa iisang bahay kung hindi kasal. Yes. Bawal po yun dito, guys. Kung may boyfriend ka dito o may boy-girlfriend ka dito, bawal na bawal silang magsama sa isang bahay. And kahit na, okay, ilagay natin na hindi sila nagsasama pero nakikita sila sa labas, parang bawal din yun, guys. Oo, bawal na bawal yun dito. Kasi nga, basta, bawal. Oo, bawal na bawal yun. Bawal nga mag-holding hands. Iwan ko lang, wala pa naman ako nakita dito na mag-asawa or mag-shoota na nag-holding hands. O, dun sa Turkey, maraming mga Muslim dun nag-holding hands. Pero dito wala ako nakita. As so far, wala pa naman. So, yun, bawal na bawal yung magsama. Kung gusto nyo magsama sa isang bahay, pagpunta kayo dito, magpakasal kayo sa Pilipinas. Para pagdating nyo dito, okay lang. Magsama kayo sa isang bahay. Oo, yun. So, yun guys. Bawal na bawal po yun dito sa Saudi Arabia. Kasi haram yun para sa kanila. Opo. Kasi dito sa Saudi, para sa kanila, yung pagsasama, yung kasal talaga is parang sagrado yun para sa kanila. Oo. So, yun guys. 9 or tamanya. Tisa'a pala. Tisa'a. 9 tisa'a. Iwa. Bawal ang mga malalakas na musika. Yes. Bawal po yung parang disco na yung music. Yung parang wala kang parang feel mo ikaw lang yung nagmamayari ng buong mundo. Ang lakas-lakas na musika mo. Bawal po yung dito guys. Yun, bawal na bawal po yun. Nasa uwa, sa uwa pa lang, sa orientation, sinasabi na yun na bawal yung mga rosary, bawal yung malalakas na audio, yung mga music, bawal po yun dito guys. So, kasi nga yung Saudi Arabia is napaka sagrado. Oo, para sa kanila is yung napaka religyoso ng mga tao dito. Oo, so, pati nga kung magpe-pray sila, off yung TV nila. Oo. Pag naglalaro yung mga bata ng Fortnite, off yung Fortnite nila. Kasi nga, nagpe-pray yung mama nila. So, bawal po yun dito guys. So, wag na wag po kayong magpapamusic na malakas. Okay lang kung may headphone kayo. Okay lang. So, yun. Yun lang. Number 10 or Ashara. Bawal makipag-usap sa mga driver ng amo mo. Oo. Bawal po yun. Na-experience ko po yun dito. Nakipag-usap ako sa driver kasi nga nakisuyo ako, nabilan ako ng pitaga or load card. Narinig pala ng amo ko dun sa taas. Bakit daw ako nakikipag-usap sa driver na bawal po daw yun dito. Pag may makakita daw sa akin, baka ma-jail daw ako or makulong. So yun. Bawal na bawal. So, sinama ko siya dito sa mga bawal kasi nga, sinabi sa akin ang amo ko na bawal. So, yun, sinama ko siya. So, yun po guys. So, bawal tayo makikipag-usap sa driver. Marami naman ganun. Bawal talaga makikipag-usap sa driver. Pati nga mga kaibigan ko dito na nagtatrabaho dito sa Saudi. Bawal din sila makikipag-usap sa mga driver nila. Oo. Pero, minsan, pag nakakausap po din minsan yung driver, pag inutusan ako, bibigay ganito, di bibigay mo to doon sa driver na sabi mo magbili na ganito. Pag ganun, okay lang. Pero yung hindi naman dapat, yung hindi naman inutos sa'yo, huwag mo gawin na lang. Oo, kasi yung sa akin is personal ko yun. Hindi pala pwede na pagsabihan ako ng amo ko nung panahon na yun. So, hindi pala. So, bawal po talaga yung makipag-usap sa mga driver. So, guys. Number 11, bawal kumuha ng litrato ng mga hayop or animals. Yes po guys, bawal na bawal po yun dito. Yung kukuha ka ng mga litrato ng mga hayop, lalo na yung mga ibon, pusa, bawal po yun, at saka etc. Basta bawal. Yun po yung pagkakaalam ko kasi yun din ang sabi ng mga alaga ko na David, huwag kang kumuha ng mga litrato ng mga hayop kasi bawal yun dito sa Saudi. So, yun po guys. Bawal po daw siya. Iwan ko kung bakit bawal. Basta bawal siya. Oo. Number 12. Huwag magsuot ng mga mas sexy na damit gaya ng short, sleeveless,
kot at etc. Or kahit ano na masilan, yung sexy shorts, yung mga sleeveless na ganyan din yan, yung naka-shorts ka. Tapos kahit na nasa bahay ka or nasa labas ka, nasa labas ka nagtatrabaho, nasa bahay ka nagtatrabaho, bawal po yun, guys. Yes, bawal. So dun po sa kagaya ko po, nasa bahay lang po nagtatrabaho, bawal po yung mag-short po tayo, mag-sleeveless. Okay lang naman mag-short or mag-sleeveless kasi ginagawa ko po yun pag dito ako sa kwarto, pag natutulog na ako. Doon ko lang sinusuot yung shorts at sleeveless ko, guys. Pero pag nasa labas na ako ng kwarto, no. Nag-uniform talaga ako. Na makikita nyo sa mga previous na mga vlog ko, videos ko, lagi ako naka-uniform kasi nasa baba minsan ako nagkukuha ng video. Oo. Kayo na nandito ako sa taas, naka-jacket ako, tapos naka-short. Yes, naka-short ako po. Pero huwag na natin pakita kasi mahirap na. So yun po guys, bawal na bawal po yun guys kasi pag nakita kayo ng amo mong lalaki, yung mata nun, nako, mahirap na. Baka yung mata nag-hot, wow, sexy, ganun yung nasa mata ng amo mo. Pag yung babae naman nakakita sa'yo na naka-shorts ka, baka hindi lang short ang pagsasalusan sa'yo, baka tanggalan ka ng paa para shorts talaga. Joke lang. So yun, bawal na bawal po yun guys, ha? Sa mga 13, bawal magnakaw o kumuha ng isang bagay na hindi sa iyo. Yes, bawal kang magnakaw tulad ng pera. Bawal na bawal po yun dito. Haram po yun. Pagkukuha ka ng isang bagay, haram po yun dito sa Saudi Arabia. Sample, pera. Pag nasa bahay ka lang, tapos may nakita kang pera sa lamis, sa misa, o sa kahit sa ang sulok ng bahay, may nakita kang pera, huwag mo yung gagalawin. Hayaan mo yun dun. Ako, ginagalaw ko yun. Kasi nga, wala namang mali siya yun, pero sa mga amo ko, kinukuha ko, tapos binibigay ko sa kanila. Lalo na pag naglalaba ako, mayroong mga pera. 100, 50, at saka 10 na real. Kinukuha ko yun, binibigay ko sa amo ko. Oo. Kasi kaya, or hayaan ko lang dun sa damit nga, masisira din yung pera. So, kinukuha ko talaga, binibigay ko. Pero may ibang amo kasi na napaka-stricto pagdating sa mga ganun. Yung iba pa nga, sinasadya nilang iwanan yung pera dun para itatry ka nila kung magnanakaw ka ba. And yung mga bagay din, bawal na bawal yung kung magnakaw tayo ng mga bagay nila dito, mga alahas, yun, bawal po yun. So yun po guys, bawal na bawal. At saka isasali ko na lang dito po, pag dun ka sa labas, pumunta ka ng labas, o pumunta kayo ng mall, may nakita kang pera sa daan, huwag mong pupulutin guys, kasi hindi yun sa'yo, para sa kanila haram din yun. So hayaan mo yung pera dun, hayaan mo yun, hindi naman sa'yo yun. Oo, yun po sila dito. Bawal na bawal po yun sa kanila na kahit na nahulog yan, hindi yan sa'yo. Alam mo yung sa sarili na hindi yan sa'yo, so wag mong kukunin. So, yun po guys. Number 14, huwag makikipagrelasyon sa ibang lahi o sa taga Saudi Arabia. Huwag kayong makikipagrelasyon kahit kaninong lahi. O kahit na Pinoy, huwag po kayo makikipagrelasyon. Kasi alam nyo, maraming ganun na mga senaryo dito na nakikipagrelasyon sa ibang lahi. Yung iba pa nga, Pinoy sa Pinoy. Oo, tapos hindi nila alam, nakakasira na sila ng pamilya sa Pilipinas. Nakikipagrelasyon sila dito. Tapos yung pamilya sa Pilipinas, wala na. Parang pinatay na nila yung pamilya nila sa Pilipinas. So, bawal po yun guys. Marami ng case yan dito sa Saudi o dito sa Middle East na nakikipagrelasyon sa ibang lahi o sa kahit na kapwa Pinoy. May mga case na nga dyan eh. Yung tulad kang Tulfo, yung sino ba yun? Yung pinauwi siya, sino ba yun? Nakalimutan ko na. Basta yung nag-trending. Bawal na bawal po yun dito guys. So, huwag po kayo makikipagrelasyon.
Kasi haram po yun. Bawal po yun dito sa kanila. Opo, guys. Huwag kang makikipagrelasyon kung alam mo may karelasyon na. Okay? 15. Ito na po yung last. No public display of affection or PDA. Bawal po yun dito. Yung makikipag holding hands, makipag lips to lips, makipag kiss kiss ka dyan sa tabi tabi dito sa loob ng Saudi Arabia, bawal po yun, guys. Oo, bawal ka makipaghalikan, makipag holding hands while walking, bawal po yun dito. Oo, so dun sa atin sa Pilipinas, okay yun. Pagdating dito, wala yun, bawal na bawal na bawal na bawal po yun dito. So yun po, guys, huwag po tayong maging PDA. So para sa yung mga bawal na ito is para din naman sa inyo, para din sa atin. Oo, para iwas gulo, di ba? So yun nga, guys, may 15 akong bawal na na hindi dapat gawin dito sa Saudi Arabia na dapat tatandaan natin. Na bawal tayong makipag ganito, ganyan, ganyan. So I hope sa mga bagong OFW or mga bagong kababayan natin na gusto magtrabaho dito sa Saudi Arabia, malaking tulong po itong video na ginawa ko po sa inyo or sa ating lahat. Ano ba ito? Nauutal na naman ako. So yun po, guys, napakalaking tulong po nito, guys. Oo. And so yun nga, guys, so sana dun sa mga nabanggit ko po, sana iwasan po natin yun. Para sa safety naman dito po natin yun, mga kababayan ko po na nagtrabaho dito sa Saudi or dito sa Middle East, na bawal po yung mga nabanggit ko po kanina na 15. Bawal na bawal po yun, guys. So yun po, guys. So sana may natutunan po kayo dun or nag-enjoy kayo doon sa ginawa kong video or sa mga shinare ko about sa Saudi na mga bawal. Sana is tatandaan po natin yun, guys, para iwas na din sa gulo, guys. So yun po, guys. Kung bago ka pa lang po sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe po sa YouTube channel. And click the notification bell para lagi kang updated sa bago kong video about Saudi Arabia. Yes po, guys. And I hope maganda po yung araw natin. And lalaban pa tayo. And sana may bago na naman akong video ang gagawin tungkol sa Saudi Arabia. So, yun lang po ngayon na video po, guys. So, see you on my next video about Saudi Arabia. And for now, I'm going to say, sasabihin ko lang na good night. Kasi gabi ko na siya ginawa na video. Good night. And have a good day ahead. And God bless everyone. See you on my next video. Bye.